Sinentensya ha ng Sandigan Bayan ng 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo si Laguna Lake Development Authority General Manager at Presidential Advisor Nereo Acosta dahil sa kasong graft. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan si Presidential Advisor on Environmental Protection at Laguna Lake Development Authority General Manager Nereus Acosta sa kasong graft. 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong ang naging sentensya ng korte sa kanya. Kaugnay ito ng umano'y maanomalyang paggamit ng kanyang 5.5 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF nung congressman pa siya ng municipality na Manolo Fortich, Pokitnon noong 2002. Ayon sa impormasyon ng kaso, nagkaroon ng indirect financial o material interest si Acosta nang inilagay nito ang kanyang PDAF sa NGO na Pokitnon Vegetable Producers Cooperative kung saan siya mismo ay incorporator kasama ang kanyang ina na si Socorro Acosta na siya namang mayor ng Pokitnon. Sinentensyahan din ang pagkakakulong ng korte ang kanyang ina dahil siya anya ang nagpahintulot na magamit ang pondo ng NGO sa kanya nasasakupang munisipalidad. Sa naging desisyon ng Sandigan Bayan, sinabi nitong walang memorandum of agreement sa pagitan ng munisipalidad at ng NGO para sa nasabing proyekto. Wala rin anyang any form of communication sa Department of Budget and Management para dito. Ayon naman kay Nereus Acosta, ikinagulat niya ang desisyon ng 4th Division gayong inabswelto naman siya sa 3 counts pa ng graft sa kaparehong kaso. Aniya, maaring dahilan dito ang pagpapalit ng mga magistrado humahawak sa kanyang kaso matapos magkaroon ng reshuffling sa korte. Iaapela pa nila anya ang desisyon ng Sandigan Bayan at maghahain pa ng motion for reconsideration. Inaflor ay nagbayad na rin siya ng bail bond na 30,000 pesos upang masiguro ang kanyang temporary liberty habang inaapela pa nila ang desisyon. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Sandigan Bayan.